Puno ng makakapangyarihang tao ang Camp Crame ngayong araw. Pero kanina, walang talab ang mga ito. Iniharap sa media ni Police Director General Ronald De La Rosa ang 27 local executive at 31 pulis na ipresenta ang sarili nila sa PNP chief matapos makita ang pangalan nila sa listahan ni Pangulong Duterte na umano'y may kinalaman sa illegal drug trade sa bansa. Si Iloilo City Mayor Jed Mabilog, itinangging may kinalaman siya sa illegal na droga. Ano pong mangyayari pa sa amin? Baka maging biktima po kami. Kaya kung kayo kinausap, kung pwede kayo humarap sa media, kasi ganito yun. Sino mo yung mga gagong, pag mayroong babaril sa inyo, mayroong mag-ambos, iba na yun, hindi na yun sa drug politics na yun. Si Bawang La Union Mayor Martin De Guzman naging emosyonal sa pagkakadawit ng pangalan niya sa illegal na droga. Hindi raw niya alam kung paano siya nasali sa listahan. Dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin sa isang saglit lang, parang nawala. Yung future ng aking mga anak na aming pinapangalagaan, nawala. Isa rin si Datu Montawal, Maguindanao Vice Mayor Otto Montawal sa mga pumunta. Pero ang kakaiba sa kanya, shooting range buddy siya ni De La Rosa at matagal nang magkakilala. Wala akong mahabang masabi dito. Sir, kilala mong pagkatao ko. Kilala mong pagkatao ko. Mag-best friend tayo mula't simula. Kung mayroon pa, bigyan mo ko ng pagkakataon na hindi pulis ang gaganin. Ako mismo or yung mga barangay official ko, ipapaganin ko. Diretso sa CIDG ang mga LGU executive para mag-file ng kani-kanilang affidavit. Pero gaano man karami ngayon ang pumunta, may mga nauna na sa kanila. Gaya nila San Rafael Bulacan Mayor Cipriano Violago, dating Sagyaran Llano del Sur Mayor Rasmia Macabago at ex-La Union Congressman Eufranio Erigel. Lahat sila tinanggi ang mga paratang. Nung isang linggo, apat ang nagpresenta ng mga LGU official kay De La Rosa. Ito'y bago pa man inilantad ni Duterte ang listahan. Dalawa sa kanila, kumanta na sila'y may kinalaman sa drug operation sa Mindanao dati. Nang tanungin kung shame campaign ba ang nangyayari, gayong hindi pa naman opisyal na iniimbisigahan ng PNP ang mga personalidad, giit ni De La Rosa, nagpulong sila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mabuo at ma-verify ang listahan ni Duterte. Awan ko bakit tayo'y masyadong concerned doon sa kung magkakamali tayo. Kung masyado tayong magpapakontrol doon sa takot na magkakamali doon sa maliit na bagay, maliit na porsyento, walang tatakbo itong kampanya natin. Sa ngayon, inaasahan na tuloy-tuloy lang ang dating sa krami ng mga pinangalanan. Banta ni De La Rosa, first round pa lang ang nilabas na listahan ng Pangulo at ito'y madadagdagan pa. Jeff Canoy, ABS-CBN News.